Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdig ang lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag ng iyo sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Hizqiyas at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nalupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Hizqiyas ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoong Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Tinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang iyon sapagkat
hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyusan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sinakirib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezequias at ipinasabi ang ganito, ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sinakirib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulubusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Pagkat ito'y ipinagtatanggol ko, alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng mga anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria. At napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya, nagmamadaling umuwi sa Nineve si Haring Sinakirib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid. Ang kanyang ginawa na aming narinig, ang Panginoong Diyos, makapangyarihan. Siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Ingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ikaw ay pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw. At kung mamahala, ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesu Kristo,
ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Naalala ko po yung isang kasabihan ho ni San Juan de la Cruz, isa hong pari at mistiko. Ang sabi ho niya, "Where there is no love, put love and you will find love." Madalas ho sa atin bilang Kristiyano ay madalas ang napapansin natin yung wala, yung kulang. Minsan, mas nauna tayo at mas magaling tayong magreklamo. Bakit ganyan yan? Ba't ganyan yan? Ba't hindi ganito yan? Pero imbis na maging simpleng reactive lamang, magandang paalala sa atin din ang Ebanghelyo ngayon, ikaw ang magsimula ng nais mong makita. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin, "Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo." Kung sa tingin mo ay sa buhay at sa iyong paligid ay walang katotohanan, may panlalamang ng kapwa, ikaw ang unang maglagay at ikaw ang unang magtaguyod ng pagiging totoo sa iyong ginagawa. Kung sa patingin mo ay paligid mo ay wala ng pagmamahalan at nagkakanya-kanya, ikaw ang mag-una. Ikaw ang maunang magmahal. Ikaw ang una magpakita ng malasakit kung gusto mong baguhin ang kapaligiran mo. Lalo na ho sa panahon ho ngayon, mas madaling mag-comment. Mas marami ho ang keyboard warriors. Puro po na, puro pangit ang nakikita. Minsan naiisip ko na lang yung mga puro pangit ang sinasabi. Masarap kaya ulam nila? Bakit parang ang lungkot-lungkot nila? Bakit parang ang dami nilang reklamo? Wala na ba silang nakikitang maganda? Wala na ba silang nakikitang mabuti? Magandang paalala din sa atin ito bilang mga Kristiyano. Oo, minsan kailangan din nating makapansin. Pero sana, hindi lang sa type, hindi lang sa comment, tayo hong Kristiyano ang maunang gumawa ng pagbabago
na ninanais natin. Tayo ang unang maglagay ng kulang na napapansin natin. Ito po ang imbitasyon sa atin, ang Ebanghelyo. At alam ko, pag ang imbitasyon ng Ebanghelyo ay hindi ho madali. Hindi nga naman madali na ikaw ang maunang magbahal kung ang paligid mo naman ay kanya-kanya. Pero, kahit hindi madali, kung gagawin natin, doon tayo lalago sa ating pananampalataya. Kahit hindi madali, alam natin na sa konting bagay lamang na paulit-ulit nating ginagawa, ito'y nakakahawa na rin sa iba. Ang simple mong pagmamalasakit na nauuna sa iyo, dahan-dahan ho, tutularan na ho ng iba. Naalala ko isang kwento, sa isang bahay daw ay lagi hong pinagtatalunan at nag-aaway ho sila, sino daw ang laging naglalagay ng walang pichel na walang laman sa rep. Diba? Lagi hong problema sa bahay yan. Ano? Yung pichel na pinapalamig o hindi ho yung tubig ang pinapalamig. O kaya may dispenser daw sila pero pag walang laman, wala na hong maglalagay. At itong kasama nila sa bahay nila, sabi niya, sige ha, kung ayaw niyo maglagay ng pichel, maglagay ng tubig sa pichel o kaya maglagay ng galon, ako ang una maglalagay. So yun ang ginawa niya. Pag may napapansin siyang pichel na pinalalamig, kukunin niya sa rep at lalagyan niya ng tubig. Pag yung galon nila malapit na maubos, siya ang bubunot at maglalagay. Ginawa niya ito ng isang buwan. At after one month, pagbukas niya ho ng ref, ang ini-expect niya, pichel na pinapalamig. Pero nagulat ho siya. Pagbukas ho niya ng ref, nakita niya yung pichel punong-puno ulit ng tubig. Tinignan niya ho yung galon. Sabi niya, alam ko papalitan na to eh. Paubos na yung tubig. Pinuntahan niya ho yun, nakita niya may nagpalit ng galon ng tubig. Small acts done consistently, kung tayo ang mauuna, kaya din nating impluensyahan, mahawa ang iba sa unang pagdalagay at pagtatanim ng kabutihan sa kapaligiran natin. At ito po yung imbitasyon sa atin ng ating Ebanghelyo. Kung gawin ninyo ang inyong sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin sa iyong sarili, ikaw ang maunang magmahal, ikaw ang unang magmalasakit. At sabi nga ni San Juan de la Cruz, ikaw ang unang magtanim ng pag-ibig sa kapaligiran mo'y wala nang pag-ibig. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Ama na sa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang ating itugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa nang may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya.
sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak niyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matibang bilang isang sambayan na. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinilugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My hope, my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my king. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me
and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mabibili pa rin po ang official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.